Kuya, yung kape mo. Sorry. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang kanina ka pa wala sa sarili mo? Wala, may iniisip lang ako. Sino si Kara? Inaalala mo yung nangyari sa tatay niya. Ni si Kara. Actually, si Sara. Si Sara? Wow, bago yun ah. Nag-aalala ako sa kanya eh. Nakausap siya kagabi. At nakita ko, matindi pa na ng galit niya kay Kara. Kuya, matagal lang mag-aaway yung dalawang yun. Hindi na bago yun, lumang issue na yun. Naawal kasi ako kay Kara eh. Okay, alam mo kuya, tingin ko kasi dyan kay Sara. Ang kailangan niya, yung taong mapagkakatiwalaan niya na tutulungan siya magbago. Tsaka tingin ko kuya, ikaw yun. Kasi ikaw, kilala kita. Matyaga ka. Habang lahat ng tao, eh alam mo na, nag-give up na lang basta kay Sara. I mean, I can try. Wala namang mawawala kung susubukan. And if I succeed, eh malaking tulong din niya kay Kara. Tama yan, kuya. Tulungan mo si Sara. Lalo na ngayon, wala na yung daddy nila. Wala talaga silang matakbuhan. Kaya alam ko, ikaw ang kailangan nila ngayon. Tama yan, tulungan mo si Sara. May tumawag ba sa akin? Wala po. Bisita? Wala din po. Senyorita, may bisita po kayo. Bisita? Ano po? Eh, sino? Si Ali ba? Si Alex? Si Edward? Ikaw? Ang ginagawa mo dito? Hindi kita pwedeng bisitahin. Sara, bawal ba na maging magkaibigan tayo? Eh, bakit may sakit pa ako? Saka bakit ka nga nandito? Mahal ko si Kara. Senyorita, excuse me na po. Hoy, ikaw, hindi mo ako maluloko ah. Noong nakaraan nga lang, igalit na galit ka sa akin kasi ang sabi mo nga, BI ako dun sa kapatid mo, pinapalayo mo ko sa kanya. Tapos ngayon naman, pumupunta-punta ka dito, feeling close. Okay, sorry. Intindihan ko. Pasensya na sa istorbo. Hoy, teka lang. Dito ka na muna. Sigurado ka? Oh, mukha ba ako nagbibiro? Sige na, umupo ka na dito. Salamat ka, wala akong ginagawa. May iba ka bang plans bukod sa panonood ng TV? Wala. Bakit? Idle Hands at the Devil's Workshop. Ano? Wait, Chuba, huwag mo ko yung English-English. Wala akong dictionary, hindi ko maiintindihan yan. Sorry, wala yun. Look, gusto mo bang lumabas? Bakit? Saan naman tayo pupunta? Basta. Kung bored ka, sumama ka lang sa akin. Lucille? Lucille, nandito na ako! What are you doing here? Lucille? Lucille, nandito na ako! Si Alex! Kapatid mo! Nangiya ka talagang bastanda ka. Alam ko sinadya mong lahat ito. Ginamit mo pa si Lucille para makahut-hut sa amin. Mukha ka talagang pera. Excuse me, pero si Lucille ang nagpapasok sa akin dito. So sorry ka na lang. Kung galit ka, edi siya kausapin mo. Kausapin mo yung anak mo na kapatid ko. Wala kang karapatang tawagin kapatid si Lucille. Mama. Mama, ako na akong bahala dito. Sige na ako. Pero Lucille, are you out of your mind? Mama, sige na. Ako na bahala dito. I'll handle this. Sige na ako. Kung ano man ang gagawin sa'yo nitong babaeng to, just shout for help. Sige na, Mama.
Maupo ka. Ganyan ba talaga kasama ugali ng nanay mo? Look, Alex. Kung gusto mong magtagal ang partnership nating dalawa, you wouldn't cross my mother. Alalahanin mo, mas kailangan mo kami kesa kailangan ka namin. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit ka ba nagpunta dito? Magre-report sana ako sa'yo. Magre-report? E di sana tinawagan mo na lang ako o kaya nakita tayo somewhere. Bakit? Bawal ba ako pumunta dito? Kala ko ba magkakampi tayo? Nag-iingat lang ako. Paano kami makakita sa'yo dito? Yan, katulad na lang si Mama, nakita ka. Pwede naman tayo magkita sa ibang lugar o kaya sana man lang nag-text ka sa akin na pupunta ka dito. Pwede ba next time, use your head? Ano ba yung i-re-report mo? Sige, nasabihin mo na saan para makaalis ka na. May kumaranap sa kotse ng tatay ni Kara. Ikaw ba may kagagawan, no? Ano sa tingin mo? Eh di sana nagpasalamat ka man lang sa akin. Hindi mo naman magagawa yun kung hindi ko sinabi sa'yo yung tungkol sa taxi nila eh. Masyado pang maaga para magpasalamat ako sa'yo. Gusto ko muna malaman ano ba ang epekto nito sa kanila. Hindi, ito pa nga ba? Ayun, nag-away na naman yung kambal. Eto kasing si Sarah, sinisisi na naman si Kara. Nag-away sila. Good. Yan naman talaga ang gusto kong mangyari. That's the only way para masira ko sila. Pero binabalaan kita, Lucille, ha? Etong si kuya ko, gumagawa ng paraan para magkaayos ulit sila. Eh di gawin mo yung trabaho mo. Gumawa ka ng paraan, Alex. Hindi sila pwede magkabati. Sana mali yung kutob namin lahat. Ayokong maniwala na ganun kasama si Mami para sadyang saktan si Papa. Pero kung totoo mang ginawa na yun, kailangan makagawa ko ng paraan para tumigil siya. Kung ano man ang binabalak mo, sinasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Kung ano man ang binabalak ko, wala ka ng pakialam. Gagawin ko ang lahat para hindi mo makuha ang gusto mo. Hindi niyo makukuha sa akin ang yaman ni Delphine. Pwede ba huwag ka ng kumontra? Kaya ka iniwan ni Daddy, kaya hindi ka niya minahal dahil ganit ka. Masama ang ugali mo! Walang hiya! Hindi mo na ako masasaktan ngayon, Barbara. Dahil iba na ang sitwasyon. Hindi na ako yung batang musmus na pwede mong pahirapan at pagmalupitan. Dahil ngayon, lalabanan na kita! Manong, dyan lang po sa may kanto, yung bahay na bisya kanan. Yan ang akala mo. Hanggat may pera ko, magagawa ko ang gusto ko. Kaya sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na kung ano man ang ginagawa mo. Dahil kaya kong gumawa ng masasamang bagay, maprotektahan ko lang ang anak ko. Hindi mo ako madadaan sa banta, Barbara. Alam ko naman eh, si Lucille ang kahinaan mo. At siya rin na magiging dahilan kung bakit hindi matutuloy masasama mong plano. Hindi pa tayo tapos, bastarda. Ako ang tatapos nito, Barbara. Ayan, dyan na lang po, Mano. Manong, may sukli po ba kayo sa 500? Pasensya na kayo, wala po akong bariye. Sige po. Salamat ho. Saan ba tayo ngayon? Sa Abot Kamay. Isang charity na may livelihood projects para sa mga mahirap.
Dito ko lagi nagpa-volunteer kapag wala akong ginagawa. Kaya mo ba ako dinala dito dahil gusto mo rin ako mag-volunteer dito? No, Sarah, hindi naman kita pinipilit. Binibigyan lang kita ng idea. How you can spend your time sa makabuluhan na bagay. Kaysa nanonood ka lang ng TV sa bahay. Aika, punta tayo dito. Magandang araw po sa inyo. Magandang hapon din po, Father. Ay. Father? Nasanay kasi sila na tawagan akong Father. Eh, akala nila na pari ako dati. Okay, Father. De, patingin na. Ano itong ginagawa niyo? Basahan. Ito basahan? Oo. Ah, ganito lang ba gumawa ng basahan? In fairness, ang gagaling ninyo, ah. Ete, bakit hindi na lang magnegosyo ka kaya ng sarili mo? Para naman mas kumita ka na mas malaki. Hindi pwede. Ayoko na umalis dito. Hindi na ako pwedeng bumalik sa amin. Hala, bakit naman? Wanted ka ba sa inyo? May kaso ka ba? Wanted ako ng asawa ko. Lumayas kasi ako sa kanya pagtapos niya akong bugbugin. Pag bumalik ako, baka kung anong gawin niya sa akin. Ganun po ba? Eh, yung mga kasama niyo rin ba, pareho niyo? Hindi naman lahat, Sarah. Yung mga iba, wala talagang pamilya na mauuyan. Kaya dito na sila tumira. Tena, kailan ka na ba na ginawa? Sampo pa lang. Ayun. O sige, kukunin ko na lahat yan. Pati na rin yung sa mga kasama mo, yung mga natapos nila kunin ko. Talaga po? Hmm. Nako, salamat, ma'am. Hulog kayo ng langit sa amin. Oh, wala ko yun. Sige na ho, para makapagpahinga na kayo lahat. Kunin ko na ho lahat yan, ha? Salamat. Salamat po, ma'am. Salamat, ma'am. Ma'am, nandito po si Kara. Ano ginagawa mo dito? Di ba nakuha mo na ako ng gusto mo? May masamang nangyari po sa papa ko. Oh, ano naman ang pakialam ko? Wala akong pakialam ko naman ang nangyayari sa pamilya mo. Alam niyo ho, iniisip ko at pinaghihinalaan ko na target po si Papa ng carnapper na yun. Sana ho wala tong kinalaman sa galit niyo sa amin. This is so ridiculous. I can't believe this. Pinagbibintangan mo ko na ako nagnakaw ng taxi ninyo? Eh, aanhin ko naman yung taxi niyo, Kara. Eh, kayang-kaya ko bumalik kahit isang dosena na isang piti ko lang. Sorry po kung na-offend ko kayo. Pero sa oras lang po na malaman ko na may connection kayo dito, hindi ko na po alam kung ano. Maniwala po kayo, ayoko ng gulo. Pero sa dami po na ginawa niyo sa amin, hindi na ho ako papayag na saktan niyo pa ulit yung pamilya ko, and I will do everything to protect them. Alam mo, Kara, I'm not scared. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Dahil pwede kitang kasuhan sa mga binibintang mo sa'kin, wala ka namang prueba. Alis! Ay, sorry. Maring bahay. Ito yung isa sa mga carnapper. Ay, sorry. Maring bahay. Iba talaga yung kutubo sa nangyayari. Kahit nasabihin ni Mommy na imposibleng may kinalaman siya sa nangyayari kay Papa, pwede niya pa rin kaming pagigatian sa kahit na anong paraan. May mali eh. At hindi ako matatahimik. Kailangan ko malaman kung ano totoo. Eh, ikaw nga lang. Kayo na ko pa napapansin ngiti ka ng ngiti. Ano ka ba? Naengkanto ka ba? Eh, hindi lang ako makapariwal. Na ano? Ganun ba talaga tingin mo sa akin sa mga tao ako? Alam mo, Sarah, kasi tuwing nakikita kita, galit ka lagi.
Alam mo, ang malas mo lang kasi laging si Kara ang kasama mo, kaya ganyan mo ko tingnan. Alam mo, Sarah, bakit galit na galit ka sa kapatid mo? Simple lang. Dahil kinuha niya sa akin lahat. Kinuha niya sa akin yung mama at papa ko, yung daddy ko, yung marangyang buhay na dapat tatatamasa ko din, at lalong-lalo na yung Edward ko. Sarah, hindi pwedeng isisi yung lahat kay Kara. Maraming pwedeng rason kung bakit nawala sila sa'yo. Uy, wala na ibang rason, no? Si Kara lang yung rason. Pwede naman siya dumating sa boyfriend, sana wala namang mawawala sa akin. Sarah, kung lumayo man sila sa'yo, eh baka may rason ng Diyos kung bakit nangyari to. Baka sinusubukan ka lang niya. Sa pagkakaalala ko, di ba hindi ka pare? Pwede ba huwag mo ko sermonan? Kasi wala naman tayo sa simbahan, oh. Sarah, hindi naman kita sinasermonan. Sinusubukan ko lang na ipaintindi sa'yo. Pasensya na, pero hindi mo ako madadaan sa ganyan. Simula nung namatay yung daddy ko, hindi na ako naniniwala may Diyos pa. Bakit naman? Anong bakit? Ilang beses ako nagdasal, makaawa ko sa kanya na ibuhayin niya yung daddy ko, pero anong ginawa niya? Wala, di ba? Simula nun, yun lang naman yung dahilan kung bakit nawala yung paniniwala ko sa kanya. Mare! Nakita ko ba si Andy? Kanina-kanina ko pa hinahanap! Kayaan mo na, minsan lang naman magliwaliw yung batang mo. Abalik din naman yun. Naku, ito ba? Kinukutsili ba yan? Kinaganong-ganong lang yan. Ayoko, gusto ko maganda yung pagkakahiwa. Tao po! Tignan mo yung ganyan. Ay, tao! Ako na, ako na! Oh, akin yung kutsilyo eh. Ay! Magandang araw, magandang araw. Magandang araw. Tuluyo kayo. Laura, mga polis. Ay! Tuluyo kayo. Magandang araw po. Magandang araw po. Kamusta po ang kaso ng asawa ko? Nandito po kami para ipaalam sa inyo na nakita na namin yung taxi minamaneho ng asawa ninyo. Ay! Salamat naman. Huwag ka. Sarah. Hindi naman lahat ng hiling natin binibigay ng Diyos. At kapag hindi niya binigay ang hiling natin, minsan ibig sabihin, mas maganda ang nakalaan para sa atin. Wala na kasi akong kailangan ko din yung daddy ko eh. Wala nang mas maganda pa doon. Sarah, sa tingin ko, lost ka lang ngayon. At gagawin kong lahat para magbago yun. Sige nga, sige nga. Papaano? Eh, dadalhin kita lagi dito. Alam mo, dito rin hindi nalang si Kara nung medyo lost din siya. At alam kong malaking tulong ang abot kamay sa'yo. Hindi. Hindi mo na ako madadala dito dahil hindi na ako babalik dito. Pero bakit ba? Problema ba? Meron. Dahil hindi ako si Kara. Insulto na nga na ikumpara mo ko sa kanya, pero ituring mo ko na parang si Kara, mas nakaka-insulto yata yun. Dahil kahit kailan, hindi ko aasamin na maging si Kara. Kaya na nga yan. Sir, ito na po yung taxi na nakita namin. Paki-double check na lang po kung ito talaga hinahanap nyo. Ito nga po yun, boss. Balita na ba kayo sa mga carnapper? Kailangan mahuli yun. Sir, kumikilos na po yung team para hanapin yung gumawa nito. So, hanggat maaari, baka pwede niyo akong balitaan lagi. Kahit na anong balita, sabihin niyo na sa akin. May nakuha na kami mga lead, sir. At ongoing na rin po yung investigation. Sige po, salamat po. Wala nga naman po. Bakit ka tumatawag? Malaking problema, ma'am. Natutunogan na ako eh. Anong ibig mong sabihin? Nagpapa-investigal ang taxi yung kinarnap ko. At malamang, matadali na ako nun. Kailangan ko ng dagdag ng pera para makaiwas at makatago sa kanila. O sige na, sige na. Alam ko na kung anong pinupunto mo. Papadala ko na lang sa'yo yung dagdag na bayad. Basta magtatago ka ng mabuti, ha? Mukhang hindi talaga susuko yung Ismael na yan. Papa. Ma. Nandito ka na pala. Kanina pa kita tinatawagan. Bakit po? Nahanap na yung taxi. Nakakot na papunta dito. Talaga po? Eh, bakit parang hindi naman po kayo masaya? Ah, nasira, anak eh. Daming kulang na piyesa. Halos katawan na nga lang yung natitira. Baka pwede mo nang tawagan yung insurance company kasi baka may makuha na tayo. Mama,
nakausap ko na po kasi yung ahente. Ano daw? Ang sabi po nila, hindi daw po kasama sa Carnap Plus yung insurance natin. Kapag nalaman din daw po nila sa police report na nasira yung taxi dahil sa pag-Carnap, hindi daw po natin masisigurado kung may makukuha tayo. At kung may makukuha man daw po, baka daw po hindi ganun kalaki. Ano ngayon yan, Ishmael? Ipaayos na lang po kaya natin. Pero kung marami naman po sira, ba't hindi na po tayo bumili ng bago? Anong bili? Pari pa, anong gastos na naman yan? Ako na bahala, ako nang gagawa. Kaya ko naman eh. Papa naman, paano naman po yung nawalang parts? Kaya mo rin ba yun? Ba't pala ba kayong bilib sa akin? Papa naman. Ako na bahala. Kaya ko na yun. Anak, may problema ba? Wala po. Your first check? Oh my gosh! 500,000? Ay, yung bongga naman na ito. Hindi pa uminit yung pera ko sa'yo eh. Ako, sabi ko na nga ba yun, tama yung desisyon ko. Oh, tama talaga ako. Sabi ko sa'yo eh, kung hindi kami totoo, makahawakan mo pa yung ganyang kalaki. Sabi nga nila, if it's too good to be true, it's good. Di ba? Ay, nako. Ang bongga-bongga. I'm rich. Ay, hindi pala. I'm riches. Ano? Itutuloy mo yung investment mo sa amin? Anong itutuloy? Hindi ko lang basta-basta itutuloy. Dodoblehin ko pa. Gagawin ko ng 1 million. Teka lang, kukuha lang ako ng check buka. Diyan ka lang. Wait, wait, wait! Alam mo, mabuti naman na naharap nila yung taxi. Eh, kahit pa paano maswerte kayo. Bihira lang yung nare-recover na yung coaching kinarnap. Oo nga eh. Ginilig din ng Diyos yung dasal namin lahat. Pero bakit parang manukot ka pa rin? Wala. Tara, pwede ba ang usapan natin? Sasabihin mo lahat sa akin? Kasi galing ako kanila, mami kanina. May nakita akong lalaki to. At? Yung lalaki yun kamukha nung as a sketch nung kumarnap ng taxi ni Papa. Si Lucille? May posibilidad na siyang may pakanasa nangyari sa Papa mo? Hindi ko alam eh. Ayoko naman mahusga pero ayoko rin naman magbulag-bulagan. Pero, Karap, parang may tama ka. Na si Lucille ang magkagagawan. Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Siyempre, kahit pa paano naman, tinuring ko pa rin mami siya. Mahal ko naman siya. Ayoko siyang mapahama. Eh, ba't hindi na lang tayo magsumbong sa mga polis? Hindi. Hindi pa sapat yung nakita ko. Kailangan pa natin ng mas matibay na ebidensya. Alam mo, Kara, sa tingin ko, hanggat pumabangan kayo, hindi siya titigil.